So about 4 years ago, I was in a relationship with this guy. 2 weeks pa lang kami magkakilala, he asked me if he could live with me. Medyo na-wind down ako ng very, very light na parang, teka muna, 2 weeks pa lang tayo. Dumating yung time na ayaw niya na. To the point na wala nang nangyayari sa amin. Nagkatanong ako sa kanya, uy, may problema ba? Inis na ako sa kanya. Gusto ko na talagang malaman yung sagot. Parang, bakit ba ayaw mo? Bakit ba parang nandidiri ka na sa akin? Pasigaw siya, sabi niya, grabe, sobrang lala nitong story na to kasi drop top full stack stick past the lotto we don't need a jackpot up up to the top soon they'll be calling us astronauts. Hey crazy people, how y'all doing today? In this episode, no, tagal na natin hindi nagagawa to, tayo ay magsa-story time. Kasi marami sa inyo ang na-enjoy when I share my experiences, no, at kung paano ko sila nalagpasan. And in this episode, I am going to be sharing with you something na medyo tumatak talaga siya sa isip ko. Medyo, should I say na trauma ako? Oo, somewhat na trauma ako dito sa experience na to. And I want to share this with you kasi somehow, baka meron sa inyong makaka-relate o baka naman meron sa inyong nakaka-experience ng ganito bagay as of the moment, so baka makatulong sa inyo, so I want to share this with you. Pero at the same time, while doing this story time, no, syempre alam niyo naman na gusto ko na may nashashare sa inyo mga bagay-bagay, no, since sobrang dami sa inyo nagre-request ng skincare ko o ng mga bagay na ginagamit ko para alagaan yung balat ko, I'm going to talk about that in this video as well. Yung number one question na lagi kong nakukuha, ano yung skincare mo, anong ginagamit mo sa katawan mo, anong soap mo, things like that, so sasagutin natin yan in this video. But before that, let's jump into the story time already. So about 4 years ago, I was in a relationship with this guy. Una, sobrang okay namin. Talagang lagi kami nagtatawanan, laging masaya kami. Especially during the first few weeks of how we met. Sobrang happy namin, wala akong makomplain, sobrang okay yung our conversation namin. 2 weeks pa lang kami magkakilala, he asked me if he could live with me. And ako, I lived with my parents that time. Parang medyo off, pero sabi ko, baka kailangan talaga niya ng lugar na, alam mo yun, matutuluyan. So sabi ko, sige, pwede naman. Nagulat na lang ako nung nakita kami nung evening na yun, dala-dala niya na yung mga oro kanya, yung mga plastic niya at lahat ang gamit niya. So parang ako medyo na-wind down ako ng very very light na parang teka muna, 2 weeks pa lang tayo, is this a red flag? And then after a few months, parang napansin ko na lagi nilang mainit yung ulo niya sa akin. Hindi na kami nagkakasundo sa mga conversation niya, to the point na nakakaramdam na ako na this guy might be cheating on me. Nag 1 month kami, tumapat yun na magli-labor rakay sila, diba, every ano labor day, so may tinatawag tayong labor rakay. Nabook na nila yung ticket nila, ganyan and all. So, tinatanong niya ako, would you like to come? Eh ako, ayoko naman, I didn't want to insist kasi plans niya with his friends. Sabi ko, oo, sige, punta ka, have fun, enjoy. Pero kami na nung time na yun, kasi ayoko naman maging killjoy, no? Ayoko naman na wag siyang payagan pumunta kasi bago pa lang kami. Tapos labor na kayo, siyempre, ang daming galap doon, ang daming nangyayari doon, sis! Parang medyo kabado ko, pero I trusted this person na wala siyang gagawin. Unfortunately, nung nakaalis na siya, naiwanan niya yung tablet niya, yung iPad niya. Nakasync pala doon yung messenger ni girl. So habang nasa labor rakay siya, pumapasok yung messages, tulog ng tulog ng iPad niya. Eh ako naman, ayokong i-check. Pero parang sabi ko, bakit beep ng beep eto? So na-curious ako, inopen ko. Wala siyang passcode eh. So inopen ko, aba, ayun na. Si girl nakikipag-hook up. Nakikipagkita dun sa isang lalaki dun kasi nasa labor rakay dun. So parang, alam mo yung parang, ay. Sobrang sakit nung time na yun, pero punta muna tayo skincare ko kasi marami nagtatanong sa inyo yung mga ginagamit ko. Alam mo, ang pinaka-importante sa akin talaga, before yung mga skincare na pinapahit-pahit kung ano-ano sa katawan, no, ang pinaka-importante sa akin yung soap. Kasi yun yung basic eh. Kumbaga, yung ginagamit mo pang linis ng katawan mo is very important. Is it for whitening? Is it for oily skin? Is it for dark spots? Acne? Things like that. Sobrang importante sa akin yun. And ako, I have a very sensitive skin. Kaya mabilis akong magka-pimple, mabilis akong magka-allergic reaction, no, sa mga ginagamit ko. Kaya alam mo, sa totoo lang, ito yung mahirap sa ginagawa ko. Kaya ayoko nagre-recommend sa inyo ng mga bagay-bagay kasi baka hindi mag-work. So ako, pag nagre-recommend ako ng isang product, I make sure na gumana sa akin siya kasi ako, ang pinaka-ayoko ay magkaka-pimple ako at saka magkaka-blemish ako. In fact, meron pa rin akong bahid ng blemish dito sa aking dito, no, sa aking mata dito, basta sa gilid ng mata. Meron pa rin akong blemish dyan, pero thankfully, may nagamit ako, may na-discover akong soap. In 7 days, nag-lighten yung dark spot ko kasi usually, umaabot to ng 6 months to 7 months, ganong kalala pag nagkakaroon ako ng dark spots. Tatry ko mag-harap ng pictures tapos i-insert na lang natin.
Ayun, kaya ayong-ayo ko talagang nagkakaroon ng blemish sa mukha. Pimple prone skin ko. Tapos pag gumagamit ako ng iba't ibang products, kaya kahit naggaano karami companies or mga brands na nagtatanong kung pwede daw ba akong sponsoran in exchange of promotion, madalas no, hindi ako pumapayag kasi natatakot ako na magka-pimple. At pagka hindi siya nag-work sa akin, hindi ko na siya i-recommend sa inyo kasi ayokong masira ako sa inyo. Kaya yun, every time na mag-recommend ako sa inyo, I make sure na gumana siya sa akin. So ito, meron akong nakita na soap na grabe, parang holy grail na siya sa akin kasi talagang nag-dry out yung mga pimples ko after 3 days of using. At the same time, na-lessen niya yung mga blemishes or mga pimple scars sa mukha ko kaya sobrang tuwang-tuwa talaga ako. So, ito yung soap na yun. This soap is by Wynn Cosmetics, no? Ito, this is for dark spot and acne, clear argan oil, tea tree, and lemon. Alam naman natin yung tea tree, sobrang effective siya to dry out yung mga pimples. At the same time, to lighten yung mga blemishes or yung mga pimple scars. Since sobrang sensitive nga ng skin ko, mabilis mag-effect sa akin kung ano man yung ipahid ko or gamitin ko sa katawan ko. 3 days pa lang, hindi ako nagka-pimple. At the same time, na-dry niya yung mga pimples ko, yung palabas pa lang na pimple. Kaya sobrang happy ako about it. So yun nga, nabasa ko na yung mga messages nila. So yun, nakapag-hook up si Tanga dun sa Boracay. Parang ako, pag uwi niya, pinatawad ko pa rin siya kasi I wanted to give him the benefit of the doubt. Although I already knew na meron nga nangyari nga. Akala ko nung time na yun, magiging maayos to kami kasi nagsorry siya na nagsorry. Pero unfortunately, mas lumala pa nang lumala yung pagsasama namin. To the point na wala nang nangyayari sa amin. And ako yung intimate part sa relationship or yung sobrang importante sa akin yun kasi I don't cheat on my partners. Kasi bakit ka papasok sila so tapos maghahanap ka lang ng iba? So ako, whenever I'm in a relationship, gusto ko na siya lang, doon ko lang kukunin sa kanya. Dumating yung time na ayaw niya na. Nagkatanong ako sa kanya, uy, may problema ba? Una, ayaw niya sagutin. Tapos nung nainis na ako sa kanya, gusto ko na talagang malaman yung sagot. Parang bakit ba ayaw mo? Bakit ba ilag na ilag ka? Parang nandidiri ka na sa akin. Sabi niya na sa akin, napasigaw siya. Sabi niya, kasi ang taba-taba mo na. Parang nang liit ako, gusto kong itupi yung sarili ko na hindi ko alam ha, I'm sure nakaka-relate kayo dun sa mga may weight problems. Sobrang na-insecure ako dahil dun sa sinabi niya and it really hurt me so much. Kasi I knew naman, kasi sobrang nalulungkot na ako since wala nga akong access sa ganun, nilabas ko siya sa pagkain ng pagkain. So, I gained weight. Pero ang hindi ko lang matanggap dun kasi na parang, di ba partner kita, di ba dapat tanggap mo ako? Kung ano ako. Sabi ko sa sarili ko, magpapapayat ako to win him back. Pero yun nga, nasundan pa na nag... Grabe, sobrang lala nitong ano na to, story na to. Kasi nahuli ko na naman siya na nag-cheat siya. At ito yung pinakamalala, nag-cheat siya by going to, yung alam yung mga maduduming spa, yung tinatawag nilang spa call. Nag-text pa sa kanya yung masahista na... Sir, kailan ka ulit babalik sa ano, sa spa? So, parang doon ko nalaman na he was getting, you know, yung intimate part from somewhere else. Ang pinakamasakit doon, he's paying pa yung ibang tao. Parang sobrang cheap na nung nangyari. I mean, I don't judge naman people who do this, no? Pero parang you're in a relationship kasi. So why would you resort to paying another person to have sex with you when you have a partner? So doon ko na-realize na this person is not the right person for me. Na-depress ako for 6 months. Tapos alam mo bang 5 months lang kami? Mas matagal pa yung depression na nangyari sa akin. Yung iyak ako ng iyak. Yung lalabas ako tapos sasabihin ko, parang kasalanan ko pa. Alam mo yung ganung feeling na parang bakit parang kasalanan ko pa? Ba't ako yung na-depress? Tapos ha, ang bilis na nakamove on. Parang 2 weeks na nakamove on na si girl. So, sabi ko, hindi talaga ako minahal ng tao na to. So ang question dito, no, paano nga ba ako naka-recover? Paano ko na-realize kung anong klase ba yung partner na gusto ko? O anong klase yung partner ba yung tama para sa atin? So ito yung minention ko kanina. Ito yung ginagamit ko sa face ko kasi nga pimple prone yung skin ko talaga. Kaya sobrang alaga talaga sa... Blablabla? Ito yung isa, this is ultra radiant white. Ito lang kung makikita nyo kasi nag-even out na to. Meron akong isang linya dito na dito maitim, dito maputi. Ngayon, nag-even out na siya. Kung alam kung makikita nyo. Pero nag-even out na siya in just a span of 7 days. But again, hindi ko naman sasabihin. Teka muna, ibababa ko muna to. Hindi ko naman sasabihin na ganun din kabilis sa inyo kasi iba-iba naman ang balat ng ibang tao. So may mga effective sa akin, merong effective sa inyo na hindi effective sa akin, and vice versa. Maganda dito, hindi ako nahapdian kasi yung Kojic soap na ginagamit ko, konting parang tumagal lang ng more than a minute pag nagda-dry out na yung balat mo. Kasi ang ginagawa ko, pag naliligo ako, pinapatagal ko siya ng 1 minute para nararamdaman ko na gumagana ba talaga itong sabon na to?
So pag nagsusoup ako, pinapatagal ko ng 1 to 2 minutes para talagang na-absorb ng balat ko yung soap na pinapahid ko. Eto, hindi humapdi yung skin ko dito, which is a good thing. So hindi rin sa nag-dry out. Pero napansin ko na pag tinagal mo na sa mga 2 minutes pa, ayun, medyo nagda-dry na siya. Kaya papakita ko sa inyo later kung ano yung ginamit ko para naman malesan yung pag-dry ng balat ko at the same time maintaining yung pagiging maputi ng skin natin. Alam ko na hindi lahat gusto maputi, ha? It's just my preference, ha? Parang gusto ko lang i-maintain yung ganitong kulay sa akin, yung natural color ko, at kasi mabilis nga ako umitim. Okay, so eto na nga, no? Paano mo nga ba malalaman na yung partner mo tama para sa'yo? Kasi wala namang perfect. In my experience of dating, you know, I'm already 35 years old, no? So alam ko na yung mga hinahanap ko sa isang tao, and that's why I'm still single, kasi I'm still finding the right person for me. And na-discover ko na merong 6 na traits na importante na meron yung partner mo for it to have a lasting relationship. First one, you have to be with someone who uplifts you. Dapat you are in a relationship with someone who knows how to make you feel better every time na nagda-down ka. Especially ngayon na parang pandemic, no, ang daming tao na nade-depress, ang daming taong anxious or naka-experience ng anxiety. Your partner should know how to uplift your spirit. Yung paano kanya pangingitiin or paano kanya paparamdam na secured ka pa rin when you're with her or with him. This is very important kasi yung mga partner ko before, every time na nagkakamali ako, instead na sabihin nila na parang okay lang yan, gawa natin ang paraan, or ganito dapat, next time. Alam mo yung dinuduro-duro ka pa nila na parang ikaw kasi ganyan-ganyan, mali yun eh. That's not how you handle your partner. You have to be with someone who inspires you. Diba nga, your partner should bring out the best in you, not the worst in you. You should be with someone na parang, I'm inspired by this person to do better in life or to work harder kasi I have dreams na gusto ko maging maganda yung bahay namin, maging maganda yung future namin, may savings kami, makabili kami ng magandang kotse. Ganun dapat yung nabibigay sa'yo ng partner mo and not the other way around. The third part naman, you should be with someone who takes care of you. Sobrang vague nito kung iisipin mo, pero ano nga ba ibig sabihin ng who takes care of you? Diba sinasabi nila na pagka hiyang ka dun sa partner mo, eh, alam mo yun, blooming ka. So yun ang ibig sabihin, no, na parang this person takes care of you, parang he wants the best for you, not the worst for you. Kasi yung iba ang nangyayari, akala nila pag sobrang mahal na mahal nila yung tao nila, itotolerate na nila sa mga bagay na hindi naman tama. For example, yung boyfriend or girlfriend mo, mahilig kumain ng chichirya. So it's very unhealthy. Dapat you should be with someone who will tell you na parang, oh sige, hindi naman sa pagbabawalan ka completely kasi ako ayoko ng ganun kasi mahilig ako sa chichirya. Parang gusto ko yung partner ko, parang uy, kain tayo ng chichirya. O sabihin niya na, oh sige, kain tayo ni Netflix tayo or on Fridays na, alam mo yung may schedule. Tapos at the same time, siya sasabihin din niya sa'yo na parang, oh i-burn natin yan na mag-exercise tayo. Yung overall welfare mo, eh may pakialam siya, hindi lang yung dahil, alam mo yun, yung maling klase ng pag-ibig na parang, alam mo yung kahit mali na, eh itotolerate pa rin yan. So that's not the kind of love na tama. Ito naman ang ginagamit ko after ko magsabon. This is the Ultra Radiant White Body Lotion. Tapos meron din siyang SPF 25. So perfect sa pag lumalabas ako kasi yun niya, lagi ako naglo-lotion at saka mabilis akong umitim. Tapos ang ganda ng mga ingredients na, no? Pag ginagamit ko siya, alam mo yung para siyang merong instant glow. So ayan siya, ano? Pag pinahid ko siya dito, meron siyang instant glow effect na natutuwa naman ako. See? So parang meron siyang ang healthy-healthy nung balat mo after mo siyang gamitin. Kaya gustong-gusto ko siya. Anyway, shinare ko lang itong mga products na to. Dito ako meron pa ibang products doon. Meron pa silang tomato soap, tapos meron pang glutamine C. So ang dami pang ibang variants, pero ang trinay ko lang ay yung dalawa kasi I think na yun yung mga kailangan ko. Akin lang naman kung sawakan na or hindi na effective yung mga ginagamit yung soap ngayon or ibang body products, no? Try this one out kasi gumana talaga siya sa akin and I can vouch my name, no? Sobrang effective niya for me. Sana gumana rin sa inyo, but again, to each his own pa rin. Iba-iba experience natin, iba-iba yung skin type natin, so iba how we react to each product na susubukan natin. I'm sure itatanong nyo kung magkano yung presyo nito, no? Ito nabili ko kasi siya ng 12-12, pero ang regular price na is 149 pesos. Pero okay lang naman kasi hindi siya yung kagaya ng regular na mga Kojic soap na ang bilis matunaw. This one, matagal siyang matunaw, so matagal nyo siyang magagamit, no? Kasi ako 7 days ko siyang pang 9th day na ngayon, pero 7 days ko kasi siyang tinest talaga. Parang hindi pa rin siya nababawasan, parang konti pa lang, so very effective siya. Anyway, basta ilalagay ko lahat sa description box below if you want to try this one out, no? Kasi talagang nag-work siya sa akin at gustong-gusto ko talaga yung product na to. Number 4, dapat you should be with someone who listens to you and who understands you. Alam mo, I've been with people na parang salita lang sila ng salita, or pag ikaw yung nagsasalita, pasok dito, labas sa kabila. Ganun ang nangyari, parang hindi sila interesado sa sinasabi ko. You should be with someone who listens to what you say. Kasi ang sarap sa pakiramdam pag yung naaalala niya yung mga sinasabi mo, that only means na nakikinig yung tao sa'yo. At the same time, eh yung tao na parang alam niya kung paano kanya
napakikisamahan in times of halimbawa, nagugutom ka. Alam ko may mga tao dyan na mainit ang ulo pag nagugutom. So alam niya kung anong dapat niyang ibigay sa'yo pag nagugutom. Kasi ako ganun ako pag paggutom ako mainit ulo ko. So gusto ko partner ko pag nandyan na, pag alam niya nang mainit na yung ulo ko, pag gutom na ako, dapat may handa na siyang ano dyan, milk tea at saka burger. Diba? Importante yung dapat nakikinig talaga tayo. And number 5, I think this is one of the most important characteristic no, na dapat meron yung partner natin is they should make time for you. Kasi minsan dahil sa sobrang busy, sasabihin ng partner mo na parang, hey, next time na lang or next week na lang. Busy ako eh, daming work, importante yung work eh. You should be with someone who will drop everything for you. Because you deserve that. Pero dapat reasonable ka naman, hindi yung dahil lang gusto mo. Pero ang sarap kasi sa pakiramdam pag yung partner mo is gagawa ng paraan or ng oras para sa'yo just to be with you or just to talk to you. Minsan nga yung simpleng i-update ka lang pagka hindi kayo magkasama, ang laking bagay na nun because you know na naaalala ka ng tao na yun. And lastly, based dun sa kwento ko kanina, no, I think this is the most important part. You should be with someone who gives you unconditional love. Alam ko, madalas, no, nararamdaman lang natin to sa pamilya natin, sa nanay natin, sa tatay natin. Sila lang yung nakakapagbigay ng unconditional love. Hindi lang sa parents mo makukuha yun at sa family mo. Sometimes, makikita mo rin yun sa ibang tao. Kahit na tumanda ka na, maubos na yung buhok mo, malaglag na lahat ng ipin mo, magka-pimple ka man ng sobra, nandyan pa rin sila para sa'yo. I think that is the most important part. And sa totoo lang, gusto kong mahanap tong tao na to kasi ako, meron akong weight problem. Minsan tumataba ako, minsan pumapayat ako ng sobra. And gusto ko yung taong makikipag pa rin sa akin. Kahit na tumaba ako, kahit na pumayat ako ng sobra. Diba? Parang ang sarap sa pakiramdam lang na alam mo yung tao na to, kahit ano pang mangyari sa'yo, magkasakit ka man, maghirap ka man, pansik yung laway ko, maghirap ka man, inandyan pa rin siya para sa'yo. And I know it's hard to find that, but I believe na there's one person for each and every one of us. Yuck! Parang beauty queen ko magsalit. Ayaw ko sa'yo. Anyway, ayun lang. Sana nasagot ko yung mga tanong nyo tungkol sa skincare, no? How I maintain my skin at the same time. Sana meron kayo natutunan sa story time natin today about, you know, being with the right person or, you know, finding the right person for you. Hindi yung kung sino-sino na lang just because they're available. Kasi in the end, ikaw lang din ang masasaktan if you're going to be with the wrong person. And trust me, being someone who's already 35, sometimes you waste too much time sa mga maling tao. Kasi sasabihin natin na, I'm just having fun. But, you know, putting that time with the right person will give you so much more happiness. Na alam ko na nandyan lang siya. Alam mo, minsan nakakapagod hanapin. Pero pag napapagod na akong hanapin, iniisip ko na lang, ay, siya naman maghahanap sa akin. Hindi ako mawawala ng pag-asa. Anyway, 2021 na, no? So, I think it's the right moment para magkaroon tayo ng mga tamang mindset sa pagpasok ng 2021, no? This might be our last video for this channel. Hindi ko alam. Pero sana magkaroon kayo ng manigong bagong taon at hindi ko yata kayo nabati ng Merry Christmas, Merry Christmas sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. We are continuously growing at dahil yun, lahat ang sumusuporta sa channel ito, maraming salamat. Happy New Year everybody! I promise to continue making videos for you, especially videos like this na nakakapag-share ako, no, ng mga pinagdaanan kong masasakit pero meron naman akong natutunan. Pagkagin niya magsalita! Pangit! If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up. And if you're new to the channel, please do consider subscribing. All the end, a channel that brings you nothing but craziness. My name is Steven. Up to the top, soon they'll be calling us astronauts. Gotta climb if you want it. Gotta work for the prize. Yep. Got that dope ass view looking down from the moon. We go higher.